Hello guys, so ngayon lang ako nag-vlog ngayon. And ang Metro Manila is total lockdown na. And then yung mga gate dito sa amin sa mga street is sinasara na. So kaya medyo mahirap na rin. And especially lalo na sa mga nagtitinda, yung may sari-sari store, kaya nahihirapan na rin kami mag-vlog. Dahil maaga pa lang sinara na kagabi, 8 o'clock, dinaanan kami ng barangay na magsara na ng tindahan. So nagsara kami ng 8 din ngayon. Mas maagang sinara ng barangay yung mga gates. So yung mga buyers namin na galing sa labas, hindi na sila makapasok, kaya yun, umikot na lang ako. Siguro mga tatlong street yung nilagpasan ko para makalabas. So ganun talaga. Total lockdown just to avoid yung mga gumagala, diba? Para hindi na sila makapag-spread ng virus. Pero malaking dagok talaga sa mga tindahan, sa may mga tindahan at may mga negosyo talaga. So yun lang, ayun na, balikan ko kayo mamaya guys. Kung dati may kita nyo, maraming taong naglalakad ganitong oras, alas 12, alas 1, ganyan, maraming gumagala. Pero ngayon dahil total lockdown na, wala na kayo masyado may kita. And meron na rin mga pass na binibigay para lang sa isang tao, sa isang pamilya ang pwedeng lumabas at bumili ng mga gamot. Mahirap dun guys dahil tatamaan yung birthday ko. Mag-birthday vlog sana ako, travel vlog, so hindi ko na rin magagawa. Kaya dito naman sa place na to guys, dati maraming bukas sa tindahan dito, ngayon wala na dahil supposed to be nagkakaubusan na rin ng mga stock and walang mga suppliers and deliverers na galing outside papasok ng Metro Manila. So kaya ganun, nauubusan na rin sila ng stock, especially ganun din dito sa tubig. Sa tubig naman, dere-derecho sa mga tubig yung kanilang operation. Yun nga lang, limitado hanggang alas 8 ng gabi na lang. Sa totoo lang guys, napakahirap ng ganito kasi within 1 month, diba, palagay mo na lang na walang mga businesses and wala kang makain, saka kukuha, wala ring supply. Kung sakali lang naman, pero kami naman, hindi naman kami siguro maubusan ng supply. Pwede rin naman ipangulam yung mga chicheria, pepper, diba? So maraming paraan na pwedeng magawa. And hindi tayo magugutom. Basta mag-ipon lang tayo. Ayan guys, pati mga medical supplies, especially mga gamot. Yung alaksan nga hanap ako nung hanap, dito lang ako nakahanap sa may butika ng bayan. Wala na rin silang supply dahil walang pumapasok ng mga supplier from outside Metro Manila. And wala na rin kasi mga transportation and travels from sea, land, and ano pa ba? And air. So, kinansel lahat yung mga yon. So, kaya yung mga supply talagang nagkakaubusan dahil biglaan nga naman kasi yung lockdown na nangyari. So, kahit yun nga. Ayan guys, kung may kita nyo, wala na rin stock sa mga groceries dito. So, talagang limitado na lang yung stocks nila. Paubos na rin yung mga stock nila guys. Ayan. So dahil wala nga silang mga delivery, travels, so kaya ganun, limitado. Yun lang. Ayan. Ginagawa ko itong vlog na to guys para malaman ng mga ibang tao sa labas ng Metro Manila kung ano yung nangyari sa loob ng Metro Manila. So ganito siya katahimik. Hindi gaya nung dati, bago. Kasi biglaan nga naman kasi talaga nagkaroon ng ganyan na lockdown. So talagang shock. Shock talaga. So yung ibang tao talagang nagpapanik pa rin. Pero kami, wala kami papanik dahil wala naman kayong bili. Ayan, yung binibili lang naman namin yung mga kailangan doon namin sa tindahan. So para kahit paano, yung ibang mga tao na nakatira, nakapaligid doon sa tindahan namin, makakabili sila ng yung paglabas ng nila yon.
So yun guys, ito yung ano, yung gate namin na nakasara. Yan, ito siya. Yan, sarado. Kanina pa yan sinara ng barangay. So kahapon na, alas 8 lang ng gabi. Pero ngayon, mas maaga na sinara ng barangay. So kaya, yung ikot ko is talagang bongga-bongga. Ikot na halos tatlong street yung nilagpasan ko para lang makalabas. So buti na lang, eh dito, isa lang yung gate. Dito sa kabilang side. Hindi, sa kabilang side, walang gate doon. So dito lang banda sa amin. So hello guys, dito ko na siguro tatapusin yung vlog ko. And thank you for watching. And don't forget to click subscribe. And give me a like kung nagustuhan niyo yung video. Tapos follow niyo ako sa Facebook page ko, Tech Diaries. And then sa Instagram account ko, sulat ko na lang dyan sa may ibaba, sa may item description. Okay, para mas madali niyong mahanap, just click the link and i-redirect kayo ng page doon sa mismong account ko. Okay, so yun lang guys, and thank you for the support, and bye-bye.